today is the start of my curly girl embracing. Wow, charot. And we are going to cut my hair, and I have here ang mga ganito. Ganyan. Ganyan lang. Bakit ang haba na? Natagay ko nga. Ang haba! Sabi ko ganito lang eh. Oo, oh, ang haba na nito. Kalokohan mo. My channel. If you're new here, don't forget to subscribe and click the notification bell so you get updated when my video uploads. Charot! So, ito na nga. Ito na ang simula ng aking pagbabago sa aking hairstyle. So, today is the start of my journey in the curly girl method. Of course, ang pinakaunang-unang ginawa ko ay pinutol ko ang mga sumpa sa aking buhok. Charot! So, ginapit ko yung mga colored hair and yung rebonded hair. So, ayan. Actually, two weeks ago na yun. Pero, hindi pa ako nag-start mag-CGM because I wanted to share my journey with you guys. So, I came across this CGM through the Cosmo.ph website. So, meron silang article doon. I'm just going to link it down below or probably put it there. Ayan. And dun sa nabasa kong article, nalaman ko na meron palang Curly Girl Philippines Facebook group. So, it's a community for us Kulot Pinays. Talagang very helpful because they share information on the mga materials na pwede mong gamitin and yung mga tips or methods kung paano ba siya gagawin. So, ano nga ba yung Curly Girl method? And bakit ba sikat na sikat siya ngayon para sa ating mga Kulot Pinays? And you know, like me... So, according to the article that I read, it is basically just avoiding the ingredients that are not curly girl friendly. So, ano ba yung mga ingredients na yun? So, those are sulfates, alcohol, fragrance, non-water soluble silicone, heat styling tools, gels, and of course, our combs and brushes. So, actually, ginagawa ko na to before nung hindi ko pa alam yung curly girl method. Pero alam ko talaga, hindi ka pwede mag-supply ng buhok kapag basal, ay kapag tuyo na siya kasi sasabog talaga siya based on experience. Yes, so very, very kulot ang aking hair. I think it's borderline wavy, borderline curly. And what I like about my kulot is malalaki siya. And dati, ang ginagawa ko is... babasahin ko siya sa gabi or magsishampoo ko sa gabi, tapos ibabun ko siya, tapos kinabukasan, tatanggalin ko yung bun, tapos boom, ang ganda na ng kulot niya. Kaya lang, sawa ko. So, you know, moving on, mga heartbroken sa mga ex, char, nagpariwanda ko para maiba naman. And, ayun, ngayon gusto ko na ulit maging kulot kasi happy na ako. Char! So, ayun. Basically, yun yung mga ingredients na dapat may avoid. So, the term curly girl method actually came from Lauren Massey, kung paano man i-pronounce yung pangalan niya, in her book called Curly Girl the Handbook. So, Mother Lorraine, maraming salamat for sharing your information on this topic. It's very, very helpful for everyone. And, ayun. Out of memory space, but anyway, moving on, continuing. So, ano nga ba yung mga ingredients na CGM approved? So, meron akong listahan dito. Number one is fatty alcohol. So, ano ba yun? Mga cetyl, isocetyl, cetyl alcohol, etc. Sabi daw, ito daw ay not drying for our kulot hair. So, number two is glycerin. So, yung mga kulot kasi, so our curls and our wavy hair tends to always be brittle and
inquiry. So that's why helpful yung glycerin because it draws in moisture for our hair. So aside from that, protein is very useful and very helpful in repairing your damaged hair like mine. So ayan, nakikita nyo naman, di ba? Kaya ganyan siya kasi, nadami siya kasi kung ano lang mga pinaggagawa sa buhok ko. And also, coconut oil. So we are very, very blessed here in the Philippines kasi ang dami nating coconuts everywhere. So coconut oil is a moisturizer and a shine booster. So also, lastly is butter. So ano bang ginagawa ng mga butter sa ating hair? Not the butter that we eat, okay? So there's literally butter for our hair. So yung butters, binibigyan niya tayo ng soft and bouncy curls. So moving on, next part is of course the steps in the CGM method. So number one is of course you have to cleanse. So cleaning your hair depends on what type of hair you have. So if you have wavy hair, you can shampoo once a week, but you have to make sure that you use a conditioner before and after you shampoo your hair. So if you have curly hair, you will do the co-wash. So ano ba yung co-wash? Basically, it's just washing your hair with conditioner alone. No shampoo whatsoever. And also, this is done once a week. If you have coily hair, you have to wash when needed. So, this is going to be every 2 weeks. Ayun. So, kapag coily yung hair mo, huwag mo nabasain sa jar. Hindi. So, but also, CGM is not for everyone. Depende naman yun sa'yo, sa preferences mo. But for me, I want to try it strictly for 1 week. And let's see how it goes, okay? Also, number one tip in cleansing your hair is you have to use the pods of your finger in massaging the product to your hair. So, ito yung mga ganito. Ito, ayan. Huwag yung kuko kasi madadamage yung scalp mo. So, bakit magagamitin yung pods of your fingers? Because madami ang nagre-reklamo na nagkakansila ng dandruff kapag hindi nila sinashampoo yung buhok nila. And that is very, very normal. Especially if your hair is just adjusting. So, kapag nagkaroon ka na ng dandruff, ibig sabihin, adjusting phase ka pa. And, paano mo ba siya matitreat? So, you can add brown sugar to your conditioner. Or, you can use a shampoo na CGM approved pag hindi mo talaga kaya ng walang shampoo. Okay? So, number two is condition. So, pagkatapos mo i-cleanse yung hair mo, kailangan mo pa rin siya gamitan ng conditioner. So, sabi dito, kailangan mo i-scrunch yung conditioner sa buhok mo. So, paano ba yung pag-scrunch? So, ganyan, ganyan. So, para mo siyang kinukusot, dapat marinig mo yung sound ng kusot pag naglalaba ka, ganun. Ganun mo siya i-condition. Tapos, sabi dito kasi, curly hair is naturally dry. Kaya, kailangan talaga natin ng maraming conditioner. So, dito yung tinatawag na S2C. So, that is squish to condition. So, ganun nga yun. Yung ganyan, yung may sound na pagkusot. And ito yung part ng method kung saan susuklayan mo na yung buhok mo. So, habang kinoconditioner mo yung buhok mo, dito mo siya susuklayan kasi basa pa siya para matanggal yung mga tangles. And then, you're going to squish it. So, sabi dyan, kapag wavy yung buhok mo, magli-leave-in ka ng conditioner na konti. Pag curly hair naman, kailangan mo i-rinse para hindi niya i-weigh down yung pagkakulot ng buhok mo. So, kapag coily hair, you have to allow the conditioner to dry. And then, pag na-dry na siya, tsaka mo siya babandawan. So, number three is dry and style. So, paano ba i-dry yung buhok mo? Of course, you have to wrap it with a microfiber towel or an old t-shirt. So, sabi daw, no yung regular towel kasi mas nakaka-dry siya ng buhok, mas makaka-damage siya. So, yung pinagamitan mo na t-shirt, pwede naman bago mo siya labhan. Or, mas okay kapag clean t-shirt just for your hair. Or, if you have a microfiber towel for your hair, that is very good also. And then, you are going to scrunch your hair to give it shape and texture. So, gaganunin mo din siya. Scrunch mo siya. Ganyan. Tapos, meron tinatawag na plop. So, basically, babat mo yung buhok mo. Tapos, igaganun mo. Tapos, basta yun. Explain ko lang in the next video. Okay? So, for the styling products naman,
yung leave-in conditioner tsaka yung gel, so dapat ilagay mo siya kapag basa pa yung buhok mo. So kapag mousse naman yung gagamitin mo, you apply it on damp hair or hindi na masyadong basang-basa. So ano ba yung importance ng paglalagay ng mga styling products? It helps in holding the shape of your curls para mag-last siya longer and hindi siya mabuhaghag. Okay? So number 4 is you have to scrunch out the crunch or SOTC. So kapag naglagay ka ng styling products, lalo na kapag gel yung nilagay mo, ang tendency niya is titigas yung buhok mo. So parang feeling mo, ano ba yan, sobrang tigas or pangit ganyan. So dapat kaya mo siya matigas kasi hindi mo siya in SOTC. So dapat mo siya SOTC, scrunch out the crunch. So igaganunin mo din siya. So basically, i-break mo yung pagkatigas niya para maging malambot na siya. And tapos na yung problema mo, girl. Char. So sabi din dito, you have to use a deep conditioner once or twice a week for 15 minutes to 1 hour. So you're going to apply this on wet cleansed hair. So, kapag malinis na yung buhok mo, lalagay mo yung conditioner, deep conditioner. Tapos, i-cover mo siya with plastic or you can apply heat or shower cap. So, ayun. Ayun lang. And then, of course, the very, very, very first step. No, the second step to starting your CGM journey is you have to do your final wash. So, first step is kailangan mo tanggalin yung mga unwanted parts of your hair. Like I did, kinot ko yung mga rebonded, tsaka yung mga super dry dahil sa color, ganun. And then, my next step should be doing the final wash. So, paano ba ginagawa yung final wash? Basically, you're just going to use a dishwashing liquid, hand soap, or Johnson's baby shampoo, yung walang silicone. So, ito, gagawin mo to isang beses lang, kaya isang beses mo lang siya talaga dapat gawin, okay? Kasi madadamage yung buhok nyo. So, basically, gagawin mo is, i-rinse out mo lahat ng product buildup sa buhok mo, kaya ang gagamitin mo is yung mga sinabi ko kanina. Pero isang beses lang talaga, kasi bad yun sa hair, okay? Tapos, after mo mag-final wash, mag-deep con ka or i-deep condition mo yung buhok mo para hindi siya ma-damage. So, ayun. Ayun lang. So, ayun lang. So, anyway, ito yung curl pattern photo there. So, here you can identify what your hair is, what your hair type is. So, I think I am on the curly, but I'm not sure because right now, I'm still on the wavy side, okay? Kaya siya wavy is because I just shampoo it every day with a natural shampoo bar. So, this is the one I bought from Beauty Manila. It's this brand. Ayan. So, this is Claire Shampoo in Chocolate. So, it's a handmade shampoo bar. And it helps with dandruff, detangles hair, and anti-hair fall. So, actually, nabili ko to nung hindi pa ako magsistart mag-CGM. Pero, nung nagbasa-basa ako, sabi daw, yung mga handmade shampoo bar, hindi daw siya maganda sa mga nagsi-CGM kasi meron siyang ingredients na ginagamit na hindi maganda sa buhok ng kulot. But, ano, ito yung ginagamit ko kasi shampoo bar siya and mas effective, mas helpful siya sa environment. But since I'm going to do the CGM, I think I'm going to stop using this or probably I'll use this once a week. Depende na lang and I'll share that with you guys. Alright, so since I'm going to start my CGM method, of course, I had to prepare my stuff na kailangan kong gamitin. And ahead of time, nag-order na ako sa Shopee. Yes, Shopee. I'm a Shopee girl. So, ito, mga nakita ko to dun sa CGM Facebook group na CGM approved. And these are all from Human Nature. And ayan, chanen. So, why I got Human Nature is because, number one, it's all natural. Number two, it's locally made. You know, support the local. And number three, it's very, very affordable. Number four, it comes in vanilla. And I love vanilla. Ayan. So, basically, I just got there the Human Nature Natural Conditioner. So, this is 200 ml. Ayan. I'm not sure how much is this. But I got this from a dealer from Shopee. Basta dito. Ayan. But, I suggest, nakita ko lang recently na mura lang pala mag-member sa Human Nature pag maging distributor ka, ganyan. And I think, if you're going to always use
Or if you're always going to buy a human nature product, might as well just be a member para makuha mo yung discounted rate. And yeah, support local. This is not sponsored by anybody, okay? So aside from that, I also got the Human Nature Natural Daily Hair Treatment Deep Conditioning for Dry Rough Hair. So ayan, it's this one. This is 150 grams. And ang bango-bango nito. As in, it smells like, wait, let me open it. Ayan. Medyo fruity yung amoy niya, pero bango niya, as in. So, ayan, nakikita nyo ha, hindi ko pa nagagamit. So, makatambak lang to dito. Kasi nga, hindi ko pa sinastart. Because, you know, this method, I think it needs, anong tawag dun? Commitment. Yes, I'm afraid. Basta, kailangan siya ng commitment. So, anyway, aside from that, mayroon din ako mga kinuha na for my personal use. So, I got this Human Nature Natural Body Scrub in Coffee and Vanilla, of course, there. So, ito, nagamit ko na to. And, mabango siya. Mayroon siya mga beads. Ayan. I think ito yung mga coffee. Tapos, okay siya i-scrub. Kaya lang, what I don't like about this is kapag na-apply ko na siya sa skin ko, para siyang sundock na... Ano, ang kapal niya, tapos ang hirap niya i-ganyan. Tapos, medyo nag-aamoy siyang plasticky na hindi ko ma-explain. Pero mabango siya dito. Pero pag in-apply ko na siya, parang nawawala yung scent. Or, I don't know, naghihiwalay siguro yung mismong base. Tapos yung scent, tapos yung coffee. Basta, but okay lang for natural scrub, mura lang naman. So, this is 190 grams. And of course, my very, very favorite soap. So, ito, nagamit ko na to. Nasa baba na siya. Ayan. And, actually, pang third box ko na to. So, ayan. Siyempre, diba? Basta, ayan, ito. So, this is Human Nature Natural Vanilla Exfoliating Bar. There. And, this one is 120 grams as pack. So, sabi dito, made with all natural ingredients, Philippine coconut oil. So, I love this kasi ang bango-bango niya. Tapos, kapag skin-rub mo siya sa katawan mo, ganun, meron siyang mga maliliit na, hindi ko ma-explain. Basta meron siyang parang mga kutsu-kutsu. Hindi ko ma-explain. Basta may mga items, meron siyang laman, yung bar soap. Pag ginanyan mo siya, mararamdaman mo talaga siyang kumukuskus sa balat mo. What I don't like about it is mabilis siya matunaw. And before, what I did is tinunaw ko na siya completely. Nilagay ko siya sa bottle. Tapos, ginawa ko na lang siyang liquid soap. Tapos, nilagay ko siya sa scrub. Pero ngayon, tinatry ko siya na ilagay ko siya sa mesh bag. Tapos, sinasabit ko siya para hindi siya agad matunaw. And it really, really helps kasi nawawala yung water. So, yung water kasi yung nagpapatunaw sa mga sabon. So, ayun guys, tip ko yun sa inyo. Pag meron kayong bar soap, lagay nyo sa mesh bag, sabit nyo, para hindi siya matunaw agad. And also, you can also cut it into smaller pieces. Pero, hassle nun for me kasi imbis siya matunaw. So, ayun. That's it. Basically, this is the end of my lecture. Wow, lecture. This is the end of my video. So, I hope you guys learned something about the curly girl method. And I'm so excited to try this journey with you guys. I'm going to document everything starting tomorrow, maybe. Because, yeah, tomorrow na lang. Starting tomorrow, I'm going to do the final wash and the deep con. And I'm going to document everything and share it with you guys in probably a week. And yeah, that's it. Stay tuned for the rest of my journey. And thank you for watching. And if you haven't subscribed yet, go ahead and click the subscribe button. And I love you guys. Stay safe and have a nice day ahead. Have a nice life. Bye.